magandang afternoon sa lahat po ng mga kapamilya nating nakatutok sa atin dito sa programang tunay nga naman talagang hindi makabog-kabog. Ito po ang Hotspot LAV Live na Live. Kasama nyo nga po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Jaiho. Nako, ito na nga. Magkakasama na naman tayo para sa isang episode na talagang siksikligtig at nag-uumapaw. Malapit na, no? Konting tulog na lang. Matatapos na nga ang buwan ng June. Pero naramdaman natin ang patuloy pa rin mga pag-ulan, may mga pag-ambon. Kaya huwag kalimutan ang mga payong sa tuwing tayo pa'y lumalabas. But always remember, stay or keep dry. Napaisip pa. Oo, basta stay safe and stay healthy po tayo mga kapamilya at enjoy natin ang episode na ito ngayon kung kahit na nasaan man po kayo, bahay, trabaho, anywhere guys. Alam nyo na, keep on sharing the live video today dahil makakachikahan at makakasama po natin ang mga bida sa pinakabagong BL series na Stuck on You. We have Iyo and Yvette! What's up, Jaiho? Hello, Jaiho. Yes, ako naman talaga. Dalawang gwapong mga kapamilya, mga kalalakihan ang kasama natin. Pero una sa lahat, Iyo, it's your first time sa Hotspot. Greet yes, our viewers. Yes. Hello po sa mga nanonood. And ayun, thank you for having me here. Thank you rin sa'yo, Iyo. Ives, ang isa hello sa, mga sa lahat ng kapamilya. Thank you sa pag-iing support talaga. Thank you. You're welcome. And bago tayo magpatuloy sa ating chikahan kasama si Ives at si Iyo, pwede pong magpadala ng stars ang mga kapamilya viewers natin dahil mamaya may ipapakita nga po sa atin exclusive dito sa Hotspot si Iyo at si Ives kung ano ito. Abangan, pakatutukan. Agad-agad! Congratulations sa inyong BL series na Stuck on You. Anong masasabi nyo sa mga positive feedbacks ng mga netizens na mga nakapanood na sa series nyo? Ayan, maraming salamat po sa sumuporta. Sana nag-enjoy tayong lahat. At abangan nyo po ang next episode. Yes, salamat po sa mga nanood ng Episode 1. So, patuloy nyo pong supportahan yung Stuck on You every Friday yan. So, every Friday maglalabas kami ng new episodes. Abangan nyo yung istorya namin ni JM at ni Reb. Speaking of JM and Reb, sa mga hindi pa nakakapanood, let's talk about your role. Sino si JM at sino naman si Reb? Si JM is a strong galing sa isang bad relationship. And then, nag-iisa lang siya sa bahay. So, ang ginagawa niya, naghanap siya ng makaka-hook up sa Twitter. So, kumakausap siya ng sino-sino. And then, ito, na-discover niya si Reb. Nagkita sila sa bahay. At doon na nagpatuloy ang story. Tara, ano to? Parang yung mga nababasa ko ngayon na mga alter-alter ba to? Mga ganun. Yes, alter. Ako si Alt.media. Ay, gano'n. Yes, mga alter-alter. Yes. So, ikaw naman, Iyo. Ako naman, si gumaganap ako bilang Reb dito. So, si Reb, ano siya? Hopeless romantic siya. So, alam mo yun, naniniwala siya na sa mga true love, ganyan, rainbows and butterflies, ganyan. Very positive siya. So, kahit anong mangyari sa sitwasyon, kahit gano'ng kasama, hinahanapan niya to lagi ng silver lining. Tsaka, yun, lagi lang siyang positive. So, makikita niyo yung dynamic nilang dalawa being si JM very alam mo yun, very jaded, very close, tapos ako naman complete opposite. So makikita niyo kung paano magka-clash yung two personalities namin sa loob ng bahay. Bahay. Na nagkakilala online. Yes. Yes. Oh, tapos in real life, lockdown kami. Ah, na lockdown kayo sa isang bahay, pero in real life, Yves, Iyo. Yep. Naniniwala kayo na there's love pagka makikita mo yung pwede mo maging ka-partner, pwede mo maging ka-in a relationship pag na-meet mo ang isang tao online. Personally, ah, like as Ives and as Iyo, ikaw muna Ives, do you believe sa ganong klase ng setup? Oo naman. Ako naman, na-meet ko yung girlfriend ko online. At syempre, after nyo magkita, kailangan yung pag-usapan lahat. Iba kasi sa online, iba sa social media, iba sa personal. Kasi sa online, pwede mong itago yung tunay ni ikaw. Siyempre, kung nag-meet kayo, dapat mo siyang kilalanin mabuti, di ba? Bago ka mag-decide kung, alam mo yun, ipapagtuloy mo, kung magugustuhan mo ba talaga siya, di ba?
How about you? Ako din, same din with Ives. Na-meet ko din yung girlfriend ko online and eventually sa work din. But ayun nga, parang with the changing times now, ngayon nga na marami ng virtual, marami ng, you know, lahat ng bagay ngayon online na. So I think pati yung dating ways natin nag-evolve na rin, nag-shift na rin. So ako, I have no problems with, you know, meeting someone. Feeling ko online, feeling ko kapag nag-click naman kayo, kahit online pa yan or in person, I think it would be the same just as long as authentic kayo sa sarili nyo. Correct, tama. Magkakilala man kayo online, pero pag nagka-meet kayo in person, kilalanin nyo ng mas mabuti yung tao para dulo-dulo walang sisihan, di ba? At least, kasi minsan kahit nyo naman sabihin, yung ano pa lang eh, unang meet pa lang, makikita mo na kung ano talaga siya. Pwede mo na siyang mabigyan ng judgment, di ba? Ng good judgment or negative judgment. Nasa sa'yo naman na yun. Para sa project na ito, iyo, si Ives kasi I know, syempre from PBB pa lang, ang dami niya ng teleseries and movies na nagawa. Paano ka nag-start sa industry? Paano ka na-discover na maging part din itong Stock on You? Sa Stock on You or sa industry? Ano ba? Ano yung question mo? Like for the una project? Una muna, unahin natin sa industry muna, tapos ang diretsyo na kung paano ka naging part. Well, yung sa industry, actually mahaba-haba itong kwento, pero sige, bibigay ko yung brief kung ano yung nangyari. Basically, kasi ako athlete ako for Ateneo, tennis player ako nung college. Tapos, back in 2016 na aksidente ako, as in na bangga ako ng 18-wheeler truck. So, na yung knee ko na-injure, hindi ako nakalakad, hindi ako na, yung spine ko din na-injure. Madami, as in naging gulay talaga ako, naka-wheelchair ako for ilang months. And hindi ako makalakad for and makatakbo for years. And eventually, after 3 years, na-nurse ko yung health ko back to, I wouldn't say normal, pero enough na para makalaro ulit ng tennis. And nadala ko yung tennis team ko sa finals ng UAAP after 17 long years. So after nun, na-pick up ng ABS-CBN yung story ko. And nagsulat sila ng article about me. So kapag sinerch mo yung name ko sa Google, yun yung unang lalabas, yung article na yun. And yung from that article, may isang talent manager na nakapansin. Nakakatawa lang kasi yun yung nakuha niya from the article na, baka pwede itong mag-artista. Yung dugu-duguan lang ako sa mga pictures na yun. Pero, I mean, I guess it's just really, alam mo yun, parang things just really happened for a reason. And, ayun, naging daan yun para makapasok ako sa mga commercials. And well, before then I had theater then, pero yun nga yung commercial, so simula noon nagtuloy-tuloy na. And eventually for this project, ayun, nag audition din ako sa Ride or Die production, and ayun, nakuha ako as initially as JM, yung role ni Ives. Ang bongga. So yun pala ang kwento sa pagpasok mo sa industry. Ives, ikaw, you audition pa rin dito or handpick ka? Anong nangyari kasi last taping ng Bagong Umaga, tinawagan ako for this project. Tapos syempre nung una pinag-isipan ko pa kung sino makaka-partner ko, pero binigyan ako ng chance para pumili ng partner. And then nung nabasa ko yung script, sobrang ganda ng mga linyahan, sobrang ganda ng story, kaya hindi ako dalawang isip na pumayag na gumawa na para dito sa project, dahil sa story. Para sa project, yes. Yun na talaga. Pero hindi ka natakot na, syempre diba pag BL series, lalaki yung kapartner. Kasi sa A Soldier's Heart, parang hindi naman ganun ka talagang pa-BL, no? Parang papahaging-haging pala, diba? Hindi naman ako natakot. Actually, gusto ko nga siya itong gawin eh. Gusto ko talagang gumawa ng isang BL. And yun, nakakatuwa naman na sobrang welcome kami ng mga tao. Tsaka ang dami nag-aabang sa amin eh, na gumawa ng BL. Parang laging sinasabi, kailangan gagawa ng BL. Kapag ginagawa akong Bagong Umaga eh, lagi sila nagre-request na sana gumawa ako ng BL. Ayun, eto na. So pinagbigyan ko yung mga taong sumusuporta sa akin na, okay, sige, gawin natin. Gawa tayong BL. Gusto niyo akong makita ulit sa BL. Ayan, never ako nag-hesitate na gumawa ng BL. For you, work is work, diba? Lalo na kung maganda naman yung material talaga. Oh, kamusta yung naging working relationship yung dalawa habang ginagawa tong series na to? Masaya. Chill lang kami dun kasi nasa Tagaytay kami. Nakalock-in kami sa isang bahay.
So yung bahay na yun, yun na yung location, yun yung bahay ni JM. At enjoy lang, ang saya ng production. Sobrang bait nila direct. Tapos lahat, natawanan lang, chill lang. Parang, alam mo yung pagising mo, parang wala ka sa trabaho, nasa bahay ka lang. Sa arte lang. Tapos kami naman ni Iyo, before kami mag-shoot, kinausap ko na siya. Gusto ko kasi, alam mo yun, maging komportable ka kasi alam ko yung first time na gagawa ka ng series tapos lead ka pa, di ba? Sobrang nakaka-pressure. So, inalis ko yung kaba niya sa loob niya para maging komportable. Tsaka, alam mo yun, mas magaan magtrabaho kapag close kayo ng tao. Kaya, so yeah, dami namin ginawa. Swimming, jogging. Tama, tama. Workout, workout. Oo. Oo. Ikaw, Iyo, nung nalaman mong si Ives yung partner na makakatambal mo, paano ka naman kung siya umi-effort siyang alisin yung hiya, yung kaba, yung takot sa'yo, paano ka naman nag-break ng ice sa partnership niyo? Ako naman, ayun, same with, yun nga, same with Ives. So pag, nung una kasi nga sabi ko, parang hindi ko alam kung paano siya i-approach kasi nung nakita ko yung script niya, ang ganda, pero ang haba din. Kasi sobrang haba ng script namin. As in, kasi doon sa kaming dalawa lang talaga for the whole story. Eh. So, yung batuhan namin doon, 95% kami lang dalawa. So, nung nakita ko yung script, parang, kaya ko ba to? Like, sobrang haba ng script talaga from the past projects na ginawa ko. So, naiinisip ko parang, i-message ko ba si Ives para mag-run through kami ng lines? Kasi baka ako lang pala yung nahabaan. Baka siya sobrang sanay na sa ganito. So, nung una, hindi ko alam kung paano nga siya i-approach. Pero yun nga, like what he said, na-appreciate ko na siya yung unang lumapit sa akin. And from then on, ay masasabi ko as in, wala kaming any awkwardness. Hindi kami nagkaroon ng ilangan. Kahit nung una kami nagkita, wala. As in, right from the get-go, parang nung nagsimula kami ng taping and even nung una kami nagkita, wala. Para na kaming close agad. So, nakakatawa. Yun. Naging maganda yung chemistry, kaya nag-a-appear din talaga siya sa bawat mga episodes ninyo. Siyempre, pag sinabi natin BL, diba, parang boys love, ganyan, or boy love, ganyan. Kayo ba, for Ives and Iyo, ano ang definition nyo ng pag-ibig, ng love? Iyo, ikaw. Ako, love is composed of single soul inhabiting two bodies. Sabog naman. Oh, Mr. Universe. Single soul. Two bodies. Iba din naman. Oh. Ano pa? Ano pa sa akin? Dalawa sa akin eh. Patungkol naman sa stock on you, love is love. Kung sino ka, kahit ano ka. Diba? Love has no gender. Yes. Oh, love is genderless. Oh. Ikaw, Iyo. Ikaw, Iyo. Ako, yun, same din with Ives, na niniwala ako na yung love, wala naman yung pinipili kahit anong sex, kahit anong gender. And I think also love is something that you choose to do. So, ayun, parang kahit despite of kunyari nga, yun nga, parang yung sa character ko, always rainbows and butterflies. Pero kahit wala naman yun, naniniwala ako na kapag pipiliin mong mahalin yung isang tao, mag-work yung relationship. Tama, totoo. Anong pinaka-wildest thing na ginawa mo para sa pag-ibig? Ako lahat. Grabe ako in love eh. Ako kasi paniniwala ako pagdating sa love. Lagi nila sinasabi, lalo naman yung kaibigan mo na kailangan mo magtira sa sarili mo kahit paano. Pero ako kasi hindi eh. Para sa akin, pag nagmahal ako, dapat buo. Alam mo yun? Dapat ready ka talagang ibigay mo ang lahat. Kaya minsan, totoo naman, wala talaga akong tinitira sa sarili ko kasi gusto kong ibigay yung love dun sa taong mahal ko na buo, na walang hati. Wala akong binawasan. Kaya lahat ng ginagawa ko, grabe. All kaya grabe out. Rin kaman, oo, pero syempre, may kapalit yun. Grabe ka rin masaktan. Super. Diba? Kasi pag binigay mo lahat, iba rin yung balik sa'yo. Kaya po yung nasaktan ka. Wala kang uuwian. Kasi nga parang yung buong mundo mo, binigay mo ng todo-todo, di ka man na nagkaroon ng 20% na pwede mong maging comfort zone. Nakamute ka. Kaya nga yung hugot ko dati, parang sinasabi ko, wag mong gawing mundo yung dapat tao lang. Tama. Yan yung hugot ko dati. Pero ngayon, all out na. All out. Baliktad na. Gawin mong mundo yung tao lang. Na parang pakiramdam mo. All out talaga ako.
Pero feeling ko naniniwala naman ako doon, 'di ba? If that person makes you happy, 'di ba? Pag nagagawa ka niyang pasayahin ng bonggang-bongga sa lahat ng aspeto, hindi naman pwede nga naman na lagi kang mag-hold back na hindi ko kaya ibigay ito kasi baka mamaya masaktan ako sa dulo. Just enjoy the process and 'di ba, go with the flow lang kayo. Yes. Normal naman ata na nagkakasakita din talaga, yes. 'Di ba? Hindi naman mawawala yan kasi hindi siya makukonsider na love talaga. Kung puro lang kayo kilig, kung puro lang kayo harut-harutan, 'di ba? Taray, mga love advice. Ako, ano ba? Well, yung sa akin naman, nagkaroon ako ng experience na nagpakatanga na ako for love. Na parang sobrang hindi na pantay yung love na binibigay ko compared sa love na binibigay niya. And nung mga time na yun, hindi ko yun nare-realize kasi para akong nasa cloud nine. Cloud nine. Para akong nasa bubble na yung emotions ko napakataas. Hindi ko naiisip na parang paano naman yung sarili ko? Alam mo, parang sobrang pinagpipilitan ko na yung sarili ko sa tao na hindi naman ako mahal ng ano man, ng ganun din, nakatumbas ng binibigay ko sa kanya. So, yun siguro isa sa mga bagay na kinailangan kong matutunan na parang, kasi yun nga, parang si Ives din, grabe ako magmahal, grabe ako magbigay. And minsan, hindi ko nare-realize na parang, baka ako lang yung nakaka-feel ng ganun. So, yung mga ganun. So, baka ikaw na lang yung kapit na kapit. Exactly. Tsaka, iba rin kasi yung panahon ngayon eh. Dahil sa mga generation ngayon, may social media na tsaka mabilis na lahat. Parang yung iba, inisip nila kapag nakasama mo na, kapag binigyan ka na ganito, eh, alam mo, love na yun. Yung parang love ka na ng tao. Kunwari naniligaw ako, tapos nag-i-love you ko or ano. Kasi para sa akin, hindi naman ibig sabihin Valentine's or birthday mo, ginigreet mo siya, love, eh, magiging love ko na niya. Para sa akin, more on consistency. Parang, it's not all about events, it's not about intensity, it's all about consistency talaga. Kung everyday kang sweet sa kanya, everyday kang nag-I love you, everyday pagising mo, nag-good morning ka na, alam mo yun, eventually, yung mabubuo yung love. Hindi mo kasi alam kung saan talaga siya. Hindi mo, maka-question mo yung sarili mo kung kailan ba kita minahal? Alam mo yun? Yung parang, kumbaga sa gym, hindi naman ibig sabihin nag-workout ka ng 9 hours a day, malaki na katawan mo, hindi eh, di ba? Kahit 20 minutes a day, pero araw-araw, di ba? Gaganda yung katawan. Parang ganun din, dapat consistent din tayo pagdating sa love. Hindi ibig sabihin na nag-5 years na tayo, eh, di ba? Hindi ka na nag-I love you. Dapat tuloy-tuloy pa rin yun. True. Dapat hindi nagbabago yun, hindi nakakampante yung kapartner mo kasi mali yun na makampante ka. Kailangan patuloy yung pagpaparamdam, hindi puro salita lang. Diba? Yes. Daming hugot, Neves. Tsaka maganda yung sinabi niya, na consistency. Tama, kasi, tama. Kasi imaginein mo, that's very true, no? Especially ngayon, bukod sa boom na bumang social media, isang puso lang nga sa picture mo, feeling mo in love ka na dun sa tao, di ba? marupok. Oo, katsakahan na, pinusuan lang, feeling mo pet ka na, feeling mo love ka na. Tapos pagka nagka-message kayo ng isang buong gabi, nagkapuyatan kayo, bukas. Ito mo kayo na. Hindi pwedeng ganun, mga mima po. Hindi pwedeng ganun. Kailangan consistent yung isang tao. Kaya tayo nasasaktan din minsan kasi lahat na lang ng kilo sa bibigyan natin ng meaning na pwedeng yung iba wala naman talagang meaning, 'di ba, Ibe? Tama. Tama 'di ba iyo? Tama 'yan. So panoorin niyo yung ano series namin, matatackle niya yung mga ganyang ano topics. Yes. Ano yung klase ng love? Correct. Ikaw iyo, paano ka naka-move on, get over dun sa taong feeling mo ikaw na lang yung kumakape? Alam mo, with that, yung naka-get over lang ako noon kasi napalitan siya. Parang ay bangase, pogi. Hindi kasi sana all noy, sana all. Hindi kasi lagi kong iniisip 'yun eh, parang okay, kailangan ko para maka-move on, kailangan ko i-dislock yung sarili ko, ganyan or eventually alam mo yun, as time will heal, ganun. Pero sa sarili ko ah, yung the type of personality that I have, parang na-realize ko lang na nakaka-move on talaga ako kapag may bago na. May bago. And ayun, parang I just wanna be real, true to myself. Ganun talaga ako. Na parang kapag may bago na, doon talaga ako, doon ko na-realize na
ito pala yung love na deserve ko. Yung with, like, for example, with my relationship now na sobrang okay, dun ko na realize and na-compare ko na, okay, this is the love that I deserve. Ako, relate ako doon. Parang ganun din sa akin. Parang hanggat wala pang ibang pumapalit. Diba? Diba? Parang di totoo ko nag-get. Ako totoo naman, para sa akin, niniwala ako doon. Pero ako naniniwala ako sa hindi nawawala yung love. So kung pag nagkabago ka, kunwari yung ex mo, iniwan ka, love mo pa rin yun. Pero dahil nagkakabago ka, mas napapalitan siya ng mas mabigat na love. Kasi ako naniniwala talaga ako yung love lagi nandun. Hindi nawawala yun sa tao. Napapalitan lang siya ng mas angat na love. True. Pero minsan, di ba, depende rin sa sitwasyon. Kasi syempre, pag kunyari masakit yung ginawa, may ginawang hindi mo talaga napusuan. Kahit gaano mo kamahal, end of the day, di ba, parang meron pa rin kakaunting puot sa puso mo na bakit niya nagawa to, eh, binigay ko naman lahat sa kanya. Ha? Mga hugot na ito. Mga pala hugot na pala sa episode natin today. Oh, speaking of pagmamahal, punong-puno ng iba't ibang klase ng pag-ibig, i-invite natin silang lahat na patuloy na panoorin ang Stock on You. Go, guys! Yeah. Patuloy niyo po ang suportahan ang Stock on You at maraming salamat po sa mga reviews and comments na nakuha namin from episode 1, and sana abangan po ninyo dahil yung storya po ni JM at ni Reb, ibang klase siyang story, ibang type of lockdown story yung mapapanood ninyo at yung progression ng story nila. Sana subaybayan nyo kasi mas magiging mainit at mas nakakakilig pa ang mga susunod na episodes. Ay, speaking of mainit, may mga intimate scenes kayo na dapat abangan sa mga padulong episodes. Secret. Okay, abangan nila yun, Jai. Secret. Abangan mo, Jai. Oh, Ibes. Ayan na, huwag kayong bibitaw. Sana. Kasi, sana samahan nyo kami hanggang dulo dahil makaka-relate kayo dito sa story ni JM at ni Reb. At abangan nyo kung anong mangyayari sa kanila sa hanggang dulo. Kung magiging sila ba, o hindi, o ano man. Kaya sana guys, supportan nyo pa rin Stock on You every Friday sa Ride or Die YouTube channel. Ang bongga nito kasi talagang ang daming BL series ang kinapitan nating lahat dahil nga tayo ay madalas nasa loob lang ng mga bahay natin. So meron tayong nilulook forward na panoorin. No? Itong Stock on You guys, patuloy nyo pong supportan si Yves at saka si Iyo, diba? Nakaka-happy. Parang dami ko mga kaibigan sa showbiz na nag-BL talaga, no? Na aliwa ko pag napapanood ko sila, lalo na pag kilala ko ng mga straight guys, tapos nag-BL sila, parang ang uhusay. This time, ipapakita na sa atin ni Iyo ang kanyang mga collections. So, Ives, mamaya, ibabalik kita para sa our room tour. So, si Iyo muna ang aking makakatsikahan. See you again later, Ives. Okay, yan. So ito, sa likod ko, mapakita ko sa inyo. Ito lang yung ilan sa mga trophies ko. Ito. Ayan. Pwedeng ano, i-hold mo na yung camera sa steady lang. Tapos, pwede mo ba silang tunin? Oo. Okay, kasi kanina, nung narinig ko na parang ipapakita mo nga yung mga trophies mo, sabi ko, ano kaya to? Sa acting ba to? Saan kaya ito? Pero nung nalaman ko nga yung story mo na from tennis, tama? Tennis? Yes. Tennis. So ito na. Ayan, na-excite ako. Yan lang yung ilan sa mga trophies na napanulunan ko over ilang years na ba ako. Since 7 years old, naglalaro na ako ng tennis. So, ayan, ito yung mga ilan sa mga yon. Yung iba na dun sa kabilang room eh. So, kumuha lang ako ng mga mas memorable sa akin. So, ayun, since 7 years old, naglalaro na ako ng tennis. Tapos, ano ba, nakapag-compete na rin ako abroad, sa UAAP. And ayun, malapit na malapit sa akin yung sport ng tennis. Paano nangyari na, syempre, di ba parang usong-uso sa Pilipinas, basketball, volleyball, ganun yung mga sports talaga. Sa inyo, meron kayong tennis court? Charing. Kasi 7 years old ka pa lang. Yung sa akin kasi more of ano eh, yung tatlo kaming magkakapatid na lalaki. Tapos,
ako yung youngest, yung pinaka, yung eldest namin, tsaka yung sumunod, nagte-tennis na. So parang ako, medyo nung una, parang, alam mo yun, in-expect ng mga tao na, ah, susunod to sa yapak ng mga kapatid niya. And nung una, hindi ko siya masyado nagustuhan yung sport. Pero, alam mo yun, napilit na lang din ako kasi lagi ako sumasama sa mga kapatid ko. And eventually, gumaling na naman ako. And, ayun, natutunan ko na rin mahalin yung sport. Na tennis. Yes, kasi meron ka ng mga naging napapanood bata ka pa lang sa mga kapatid mo. So, ikaw, sumunod ka na rin talaga. Kanina nabanggit mo na parang 18-wheeler truck yung naka-accident. And so, you're driving? No. I wasn't driving. But I was in the passenger seat sa tabi. Oh. Yeah. Is it okay lang na pag-usapan ko yung partner? Kasi, syempre, di ba, you love tennis. That's your sport. Yes, and you have lots of trophies then. Ganyan. Mm-hmm. Sabi nung nangyari yun, sabi mo nga, you were parang naka-wheelchair na, tapos na-apektuhan yung spine mo, ganyan. Definitely. How did you handle that? Paano yun? Di ba parang if we love something, lalo na ito sports natin to, parang ang sakit sa ulo nun na parang, how can I play tennis again if ganito yung kalagayan ko? Well, actually, nung una, yun nga, parang nung una kasi nung naalala ko nun nasa pagdating ko sa hospital and nakita ko yung kung ano yung nangyari talaga. Yung unang pumasok sa isip ko was, una kong tinanong sa actually sa doctors is makakalaro pa ba ako ng tennis? And yung sagot nila was, wala, parang silence lang. And alam mo yun, di ba, silence means yes. So parang, I mean, sabi, ang tawag doon, parang tinanggap ko na sa sarili ko nung una, nung time na yun na parang, ah, okay, baka hindi na nga ako makakalaro. And nung upon reflecting after a few days, mas naisip ko na lang to be thankful na nabuhay pa ako. Kasi if makita mo yung picture and all nung accident, grabe talaga, as in miracle talaga yung nangyari sa akin. So more than the tennis, I was just thankful to be alive. And ayun, eventually after na nung mga yon nag-therapy ako, tatlong taon ako nag-therapy for around 3 to 5 hours a day every day for 3 years para lang makalaro ulit ng tennis. And ayun, nakalaro ako after 3 years and nadala ko yung tennis team ko to the finals after 17 years sa UAAP. So yun yung isa sa mga naging magandang kwento niya, I would say. Kasi nung una, share ko lang din pala, nung nangyari yun, hindi ko siya kinuwento sa mga tao. Kasi parang in denial din ako na nangyari sa akin yun. Na parang ayoko namang kaawaan ako ng mga tao na, ah, yan yung na-aksidente. Yan yung, alam mo yun, hindi ko alam kung saan tutungo yung story akong yun eh. Naka-wheelchair ako noon. So parang, what if hindi na ako makalaro? Parang ang pangit namang ganun yung matatandaan sa akin. Ayan yung hindi na nakakalaro kasi nabangga. So parang hindi ko siya kinuwento, but after 3 long years nung pinaghirapan ko, yung sabi ko, nadala ko yung team ko sa UAAP finals, ayun, naisip ko na baka it's time to tell my story kasi naging malaking parte din siya kung parang it shaped me sa kung sino ako ngayon and kung paano yung personality ko. And ayun nga, parang naisip ko rin na parang if I can help at least one person or inspire at least one person, and that's enough for me sa pagkakwento kong yun. Alam mo, hindi lang one person, no? Ako mismo, and I'm sure lahat na nanonood sa atin ngayon, listening to your story, di ba, parang ang sarap-sarap lang na ganun, di ba, yung so pagpapasalamat, at kahit na masakit, pero kailangan mong lumaban at kailangan mong tumuloy pa rin. Yes. And ipinapakita lang dito, di ba, na there is always parang a rainbow after the rain. Di ba? May mga bagay na dapat nating maranasan para mas makapag-touch pa tayo ng mga puso ng mga iba pang mga kapwa natin. Based dun sa kwento nangyari sa atin. And it's good to hear that now nakakalaro ka na ulit after the years of therapy, ganyan. And now you're venturing into other business naman, which is itong show business naman. Nakaka-happy. Yes. Thank you, Iyo, for the very inspiring story. Nandiyan ba sa mga balog? Charing. Nandiyan ba sa mga nasa likod mo yung isa sa pinaka latest na trophy na nakuha mo? Well, medal yung sa sa UAAP. Kunin ko ito, nasa taas. Sige, okay lang. Saya.
after pag-collect ng mga ganyang trophy-trophy tsaka medal-medal, lalo kung ikaw talaga yung ano, no, naglaro. Tsari. Kasi iba baka binili-bili na. Okay. Ito, ayan. ito. Ay, ang ganda. Ayan. Ay, saan kayo naglaro niya? UAP, sa Bulacan siya. Sa CSA Bulacan. Ang buong ganyan. Yeah. Nakaka-happy. Ngayon, pandemic, walang mga laro-laro, walang training-training, no? Actually kasi, with yung sa injury ko, medyo ano siya is, complicated siya. Hindi talaga ako gumaling 100%. Yung ligament ko sa tuhod, kinailangan na siyang alisin. As in, inalis na siya. So, naglalaro ako ng walang ligament sa, bawas na ligament sa knee. Ang kinailangan kong gawin was to strengthen yung muscles around nung knee ko. Para yung muscles na yung parang nag-hold. Kaya 3 taon din ako bago nakalaro kasi para super matlakas yung ano. 'Di ba? Para maging yung muscle mo parang maging ligament, 'di ba? Ang tindi noon, ang tagal noon na tipong parang maging structure yung muscle mo. It takes time. Kaya 3 years din ako nakalaro ulit kasi nga wala na akong kulang na yung ligament ko sa paa ko ngayon. I mean, hanggang ngayon. And ayun, kaya patuloy yung pag-strengthen ko every day na kinakailangan kong mag strengthen sa knees ko, weights, ganyan. Kasi pag hindi lang ako nag-gym for like 1 week, nafe-feel ko na medyo parang bumibigay-bigay na siya, humihina siya. So, yun siguro yung hindi masyadong maganda na parang lifelong injury na siya. But at the same time, I guess napipilitan na ako maging active. Wag lang titigil, 'di ba? Wag titigil, tuloy lang. Tama. Tsaka marami pang rooms na pwede mong i-share yung kung ano yung talent or yung skills na meron ka kasi syempre habang ikaw ini-strengthen mo yung the legs mo, pwede ka rin namang mag-coach sa mga mas bata, 'di ba? Tama. Oo, 'di ba? Tsaka yun nga, parang from this experience din, doon ko rin na-realize yung passion ko for acting kasi nung mga time na yon nung nawala yung tennis kasi yun lang 'di ba buong buhay ko yun lang ginagawa ko. Parang I felt so lost for a while na parang dati everyday naglalaro ako ng tennis o lagi makakasama ko mga teammates ko. So parang ngayon ano nang gagawin ko? Wala na akong ibang alam, ganun kumbaga. And doon ko na discover na gusto ko palang umarte. Doon ko na discover na mahilig din pala akong kumanta. Ang dami nag-venture din ako into painting. So alam mo yun, yun yung naging parang silver lining into the situation na I also got to discover more of myself nung nangyari yun. Totoo. Alam mo, sa totoo lang yan ang bonggang pakinggan. Very inspiring yan. Kasi marami iba kunyari may nangyaring hindi nila inaasahan sa life nila tapos parang feeling nila ayoko na ganyan, yes, 'di ba? Yes, pero yes. Yan based on sa kwento ni Nikki yo mismo, marami pa tayong pwedeng pag gawing bagay para maging productive palalo tayo. Tama. At i-discover natin yan sa sarili natin kasi hindi pwedeng wala, dapat laging meron. Improvement sa sarili. Iyo, thank you so much ha, for sharing your story. You, very nakaka-happy, inspiring talaga siya. Tsaka yung mga trophies mo, ang sarap mag-collect ng ganyan. Sabi ko nga kanina nung kinuha mo yung medal, pagka binili mo kasi yan, di ba, tsaka, pero pagka ikaw yung naghirap talaga, talagang ang happy sa pakiramdam kasi maishishare mo yan hanggang sa pinakabagat sa generation ng family. Tama, yes. Ah, thanks sa'yo, Iyo ha. Mamaya, I'll see you again. Tawagin ko naman si Ives. Ayan. I-welcome back natin si Ives. Hey, Anjay. Sa kanyang yes. Room tour. First time mong gagawin tong room tour? Sa kapamilya. Sa kapamilya chat ko pala nagawa. Actually, itong room ko, nasa second floor ako ngayon. Dati, first floor lang yung room ko. So, nag-decide ako na lagyan ko ng taas. Sabi nga ng mama ko, parang nagpagawa ng condo sa loob ng bahay kasi ang laki ng room ko, yung laki ng nagastos ko ngayon. Parang malaki pa yung room ko sa bahay namin. Ang ganun. So dati, baba lang yung room mo, tapos ngayon na in up and down mo na siya, parang ganun? So, ang nangyari ngayon, dahil yung kapatid ko kasi, dati hindi siya nag-stay sa bahay kasi nag-work siya, nag-aaral siya, nag-board siya. Ngayon, wala siyang room.
So, ang ginawa ko, yung baba, binigay ko na sa kanya, pero doon ako natutulog. So, basically, itong taas, parang gaming room ko. Pwede mo pakita? Pakita? Oo. Oh. Okay, sige. Ito yung gaming room ko ngayon. So, anong game? Ay, ang ganda. Ito yung mga post. And, pwede ba may baligtad ito? Pwede. Oh. Okay, sorry. So, ito yung room ko. Ito yung game, yung PC ko na dalawang monitor yan pero hindi ko pa nalalagay. Hindi ko pa nakakabit. Ano yung mga poster na may ilaw? Ibes, ang ganda niyan. Ay, sorry, may tumataw. Ito kasi, mahilig kasi ako sa anime. So, ito yung Demon Slayer na pinapanood namin ni nila Barbie tsaka nila, ano, nila Tony, Demon Slayer. Tapos ito yung mga parts ng PC ko na nakatambak lang. Kasi ito yung gamit ko ngayon eh. So ito yung bago, which is hindi ko pa nagagawa. So ayan, naglagay ako ng kama minsan, hindi ako natutulog. Ito yung TV, switch. Tapos bumubuo din ako ng Gundam pero hindi nabuo yung iba. Ito yung iba. Tapos ito, posters, hindi pa nakakabit. Ito bigay ng girlfriend ko, regalo nung birthday ko. Tapos ito rin. Tapos yun lang. Gitara, hindi pa nakakabit. Game share. Yun. Sa baba, hindi ko kasi mapakita eh. Oo. Yung sa baba kasi yung kapatid ko may online class. Pero question, sobra ako na-amaze dun sa mga posters with lights. Oo. Saan, saan, ano, saan napapagawa yung ganyan? Saan napapagawa? Sa polyprints. Sa polyprints, yes, customize. Pwedeng picture mo, pwedeng iba-iba. Kung anong isend mo naman sa akin. Okay, sige. Isend ko sa'yo. So, meron pa akong mga lights eh, na hindi ko pa nakakabit. Yung, ano ba yun, nano leaf. Kung alam mo yun, yung mga bilog-bilog. Hindi pa nakakabit, pero nalagay ko siya dyan. Para pag may zoom, ayun, nakikita sa likod. Tulad nung sa'yo. Totoo. Ang ganda no, nagustuhan ko yung sa poster, nakaka-happy. Sobrang ganda. At saka ang ganda nung, parang meron kang, antag dyan, bat cave, kung tawagin nila, di ba? Meron kang sarili mong space talaga na dyan ka lang nag-stay. Uh-oh. Anong games yung nilalaro mo? Ano ba? Ang Guild Wars, mga games kasi sa PC eh. So, mga weird kasi. Warframe, Guild Wars, online. Mga kalaro ko abroad eh. Oh. Abroad. Kasi nakikita ko sila, like sina Bugoy, sina Myrtle, mga laro nila, di ba? Mga COD, Valorant, Mobile Legends, ganyan. Sa'yo, yung mga PC games naman. Yep. Bongga, in fairness. Parang yung room. So, ikaw na nag-design yan o nagpa-interior ka? Ako nag-design. Sa bahay. Actually, na-extend lang siya. Hindi siya ganito dati. Ano ba tawag mo? Loft ba ang tawag doon? Loft type? Oo. Oo, na ganun. Tapos sabi ko, parang sayang naman yung space. Ang laki ng wall. Sabi ko, sige, extend na natin. Tapos yun. So, nagkataon din na yung kapatid ko nga nandito. So, binigay ko na yung baba. At pero ikaw, dyan ka na nag-stay? Oo, dyan ako. Pero sa baba rin ako natutulog. Pero may kama din ako maliit dito. Ayoko kasi ng malaking kama dyan eh. Sobrang weird ko no. Ayoko na mataas na kama. Gusto ko yung parang Japanese type. Una, ayoko malaking kama kasi matatakotin ako eh. Iniisip ko may space yung multo. Alam mo yun? Oo. Ayoko rin ng mataas yung kama kasi nalulula ako. Ayun. So, gusto mo yung parang Japanese? Ipagwento ko lang. Ang weird kasi na dati hindi ako nakakatulog pag hindi ko kasama yung lola ko. Kasi lola's boy ako eh. Nung bata ako lumaki ako sa lola ko kasi yung mom ko nag-aaral, nag-work, yung dad ko naka-abroad. So, yung lola ko yung kinalakayan ko. So, hanggang pagtanda ko, parang lola ko na yung kasama ko. Kaya hindi ba nakwento ko sa lola eh, na sobrang ano siya sa akin, malapit siya sa akin, lola's boy. Totoo. Pero in fairness, ang happy niya, yan yung parang tipong pagka nandyan ka sa gaming room mo, kahit di ka lumabas full day at trip-trip na lang dyan na-enjoy mo na talaga siya. Ano ka? Morning person or night out? Hindi ako morning person eh. Alam, gising pa ako hanggang 7 a.m. eh. Baliktad na ako. Ay, taray. Hindi ko na siya naayos. Promise. Hindi ko siya na naayos. Like, dapat ngayon tulog siguro ako mga 7 p.m. gigising ako ng 10. Ganun, sobrang weird talaga yung schedule. Same, ganun din yung tulog ko. Ganun ako niya. Pero pag may trabaho the next day, kailangan kong pilihin. Oo.
Pero hirap na hirap na hirap talaga ako. Kaya ko dumiretso ng trabaho nang walang tulog. Tapos pag napagod na lang, tsaka na lang nababago. Tulog. Oo. Pero syempre hindi siya healthy. Kailangan pa rin natin siyang iayos. Pero kanya-kanya naman ang trip. Diba? Nako, iyo, samahan mo na kami ni Ives at tayo ay magpapaalam na sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Okay. Again, invite natin sila na patuloy na panoorin i-stream ang inyong series. Go, take it away, guys. Yes, mga kapamilya, sana supportan nyo. Pagpatuloy nyo supportahan ang Stuck on You at siguradong maraming makaka-relate dito at mapapasaya namin kayo, mapapakilig at mapapaiyak. Every Friday on the Ride or Die YouTube channel and of course directed by Pancho Maniquez and starring Yves Flores and me, Io Canlas. Yon! Maraming salamat. Thank you, Canlas. Thank you, Yves Flores. Mga ako po naging isang beshi ng bayan. Ako po si Jaya at ito po ang Hotspot LAV Live Alive. Bye! Thanks, Io and Yves! Bye! Bye-bye!